Ito nga pala ang aking kulungan, guys. So, ang isang part nito ay gagawin ko munang brooding house para sa mga bago kong sisiw. Ang sukat nga pala ng itong aking kulungan ay 7 feet ang haba at 3 feet ang lapad. So, good for, anon lang sana to, good for 21 heads na manok. Kasi ang average ng spacing ng manok ay 1 square foot per head ng manok. Ideal ito sa mga gustong magsimula sa pag-aalaga ng manok for 45 days. So, itong part na ito ang lalagyan ko ng harang para sa aking brooding house. Oo nga pala guys, na-disinfect ko na rin pala itong aking kulungan. Gamit ko ang pinag-tubig at tinaluan ko lang ng Sonrox, tapos in-spray ko yun dyan sa kulungan. Bali, 2 weeks ago ko na to na disinfect mga guys. Kaya pwede na ulit itong lagyan ng sisiw. Lalagyan ko po muna ng harang ang buong dingding para po hindi makapasok ang hangin at hindi malamigan ang mga sisiw natin. Ito nga palang nakikita yung automatic drinker na ginawa ko. Gagamitin ko yan guys kung malaki na ang mga manok. Mga nasa 20 days na sila. So abangan nyo po sa mga susunod kong video. Ipapakita ko po sa inyo kung paano turuan ang manok magpainom dyan sa automatic drinker na iyan. Kung nakikita nyo guys ang bandang ibabaw ng kulungan ko ng brooding house ko, hindi ko na siya lalagyan ng harang kasi para po may hangin dyan na papasok at para hindi po masopokit ang mga sisiw natin. Gumamit po ako ng ipanampalay or risal. Kung meron din pong kusot, pwede nyo rin po yung gamitin dahil makakatulong po yan para mag-warm po ang pakiramdam ng mga sisiw. At every 2 to 3 days po, dagdagan nyo lang po yan para matabunan po ang ipot ng mga manok natin. 2 inches po ang kapal ng risal na ilagay ko. So, kaya guys, kailangan po muna natin lagyan ng dyaryo or papel ang paglalagyan natin ng sisiw kasi hindi pa po yan sila marunong kumain. Kumbaga bago pa lang sa kanila. So yan pong dyaryo na yan na pag nilagyan nyo po yan ng feeds at may tumutuka-tuka ng sisiw, so may inganyo rin po yung ibang sisiw na tumuka-tuka ng feeds kasi ang dyaryo ay nagki-create po yan ng crippling sounds na nakakaakit po sa kanila para kumain din ng feeds ang ibang sisiw at matuto sila.
2 to 3 days lang naman ang paggamit ng dyaryo, kasi after 2 days yan na marunong niyan sila kumain at alam na nila ang pagkain nilang feeds. Ito po ang gamit kong ilaw, incandescent bulb po ito, 25 watts. So ito na rin po yung ginagamit kong source of heat. Tinataas ko lang po yan kapag tanghali, tapos pagdating po ng hapon ina-adjust ko lang po yan, binababa ko po yan para sa pag-adjust ng init. Huwag po kayong gagamit ng LED bulb kasi wala pong init yung mga ilaw na yan. Maliwanag lang siya pero wala po siyang init. So ready na ang ating brooding house. Ito na guys ang mga sisiw na in-order namin sa aming seller. 30 pesos po ang isa, tapos 10 plus 1 po ang bigay sa amin ng seller namin. So nag-order lang po kami ng 30 pieces. So class B lang po itong sisiw na in-order namin guys. So kailangan ang pipiliin yung sisiw ay tumitimbang ng 40 to 45 grams para po yan po ang pinaka-standard ng sisiw na dapat nyong bilhin. Ito na sila guys, bali 33 heads po yan, plus 3 po yung bigay sa amin ng seller. Sa pagpili ng sisiw guys, kailangan maganda ang balahibo, tapos malalaki ang paa, tapos malinaw ang mata, tapos maliksi po kumilos. Ito ang ginagamit kong vitamins mula sisiw hanggang sa mag-harvest na po. May instruction naman po dyan sa likod ng sachet kung ilan po ang dapat nyong ihalo sa tubig. Sundin nyo lang po yung instruction sa likod. At nabili ko ito sa halagang 25 pesos. Kung maghahalo po kayo ng vitamins, siguraduhin nyo lang po na ang hinalo nyo po ay mauubos within 5 hours. So ito sa akin, 1 liter lang po muna ako nagtimpla para po yan maubos nila within 5 hours. So kayo na pong bahala magtantya kung ilang piraso po yung sisiw nyo. Estimate nyo, pro nyo po ang pagtimpla. Sa umaga po ako nagtitimpla at kung maubos na po yan, fresh water na po yung binibigay ko sa kanila. Ito po ang gamit kong pills simula sa pagdating ng sisiw hanggang 14 days ko po itong gamit. Trusted ko na po itong pills na ito, maganda po ito sa sisiw. Ilayo nyo ang inuming tubig sa inyong source of heat para hindi po uminit ang kanilang inumin. Fourteen days po usually ang brooding period ng mga sisiw, pero ang importante po is obserbahan nyo po ang behavior ng inyong mga alagang sisiw, dahil dito nyo po malalaman kung tama po ang init ng brooding house nyo or kulang.
kailangan po na alagaan mabuti ang mga sisiw during brooding period, dahil kung tama po ang pag-brooding natin, makukuha po natin ang target ng tamang timbang at tamang araw sa pag-harvest ng ating mga alagang manok. So abangan nyo guys sa susunod na video, papakita ko po ulit sa inyo ang mga manok after 14 days pagkatapos ng brooding period, at ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ako magpalit ng feeds from chick booster to chick starter, at ibibigay ko na rin po sa susunod kong video ang ginagamit kong antibiotic or gamot just in case na magkasakit po ang ating mga manok. Na tested ko na rin po itong gamitin. So hanggang dito na lang guys, at kung nakatulong po ang video kong ito sa inyo, paki-like and share at paki-subscribe na rin po, then hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong video. Thank you for watching guys. God bless you all.